Kung sino pang inakala niyang pinakamapagkakatiwalaan niya, ay siya pa palang trumaidor sa kanya sa huli. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong gabi ng December 1, 2010, nabulabog ang tahimik na tahanan ng Paet family dahil sa karahasang hindi nila inaasahan. Si Nathan Paet ay isang dedikadong US Air Force Sergeant na naghahanda na sana para sa kanyang night shift sa trabaho. Pagkabukas niya ng garahe, bigla na lang binasag ng mga putok ng baril ang katahimikan ng gabi. Inambush ito sa sarili niyang tahanan at pinaulanan ng bala. Sa kabila nun, nagawa pa niyang makapasok muli sa loob ng bahay bago ito natumba sa harap mismo ng natatakot niyang pamilya. Ating alamin kung sino ang nasa likod ng pagpaslang na ito kay Nathan at kung ano ang motibo ng salarin. Isinilang si Nathan Paet noong February 12, 1982 sa isla ng Guam at isa siya sa limang anak ni Mateo at Carolina Paet. Inilalarawan ito ng mga nakakakilala sa kanya na mapagmahal, supportive, masunurin at marespeto. Maliban pa doon, may masayahin at makulit rin itong personalidad na kinagigiliwan ng karamihan. Ang pagsasayaw ay isa sa mga hilig ni Nathan, kaya madalas itong sumali sa mga cultural events sa kanilang bayan man o sa eskwelahan. Hindi lamang iyon, sobrang mahal din ito ang paninirahan sa isla kung sana i-enjoy niya ang pagsusurfing sa magagandang baybayin ng Guam. Nakilala ni Nathan ang babaeng mamahalin niya ng lubos nang siya ay teenager pa lamang at nagsimula silang mag-date habang sila ay nasa high school. Di tumagal pagkatapos noon, nagkaroon sila ng kanilang unang anak. Bilang ang Guam ay isang unincorporated territory ng US, ibig sabihin nito na sa ilalim sila ng soberanya ng Amerika pero hindi parte ng kanilang teritoryo. Sa makatuwid dahil sa status na ito, maaring pumasok si Nathan bilang bahagi ng United States Air Force na ginawa niya naman noong April 2002. Ang first assignment nito ay sa Elmendorf Air Force Base sa Alaska at nagserbisyo siya doon bilang miyembro ng Aircraft's Weapon Support Team. Noong 2006, lumipat siya sa Davis Mountain Air Force Base sa Arizona kung saan naging isa naman siyang Chief of Weapons Loading para sa Thunderbolt Ground Attack Aircraft sa The Fighter Squadron. Sa kabila ng mahabang panahong malayo sila sa isa't isa ng kanyang kasintahan at anak, patuloy namang naging matibay ang kanilang relasyon. Kaya ng parehong taon, nagdesisyon na itong pakasalan ang tanging babaeng minahal niya na si Michelle. Kalaunan, biniyayaan pa sila ng pangalawang anak na nagpatatag pa ng kanilang masaya at lumalagong pamilya. Taong 2007, sinubukan naman ni Nathan na kumuha pa ng mga bagong skills kaya nagsimula itong mag-training sa logistics preparation at materials management. Di tumagal, lumipat naman ito sa Nellis Air Force Base kung saan nagtrabaho siya bilang entry supervisor para sa 99 Squadron. Nang parehong taon, na-promote din siya bilang junior non-commissioned officer na in charge naman sa maintenance supply para sa Attack Aircraft Squadron. Bukod pa sa mga bagay na ito, nagserbisyo din si Nathan sa giyera sa Iraq kung saan inilarawan siya ng mga naging malapit sa kanya bilang isang masipag na tao na tapat sa kanyang bansa. Maliban sa kanyang karera sa military, para kay Nathan, ang kanyang pamilya ay ang kanyang buong mundo. Nang mga taong iyon, ang Paet family ay binubuo na ng anim na miyembro at hindi maikakailang minamahal ng lubos ni Nathan ang kanyang asawa't apat na anak. Nang siya ay malapit ng tumungtong sa edad na 28 years old, naging coach naman ito sa Dodgers T-ball team habang nagtatrabaho rin ng night shift para sa ekstrang income. Samantala si Michelle naman, nasanay na sa military lifestyle, ay siya nangangalaga sa mga bata at nag-aasikaso rin sa mga gawaing bahay. Bukod pa doon, may trabaho din siya sa isang telemarketing company. December 1, 2010, ang araw ng Paet family ay nagsimula lang rin kagaya ng iba nilang karaniwang araw. Gayunpaman, hindi maganda ang pakiramdam ni Michelle noon, kaya umuwi siya ng maaga sa kanilang tahanan at hindi na pinatapos ang kanyang trabaho. Sabay na naghapunan ng mag-anak,
at nagpalipas din sila ng oras nang magkakasama sa sala kung saan madalas umiidlip si Nathan bago siya pumasok sa panggabi niyang trabaho. Yun nga lang ng pagkakataong iyon, hindi tumunog ang sinet niyang alarm kaya mga bandang 11 PM na ito nagising. Sa kanyang pagmamadali, agad niyang sinuot ang kanyang camouflage uniform at lumabas sa bahay mga bandang 11:30 PM. Ilang minuto lang pagkalipas nun, narinig na nila ang sunod-sunod na putok ng baril. Sinika pa ni Nathan na bumalik sa loob ng bahay kung saan natumba siya mismo sa harap ng kanyang pamilya. Dahil sa mga pangyayari, napuno ng takot ang kanyang mag-iina na wala na silang ibang nagawa kundi sumigaw na lamang sa pagkagulantang. 5 beses na tinamaan sa katawan si Nathan ng baril at sa sarili pa nitong tahanan. Nang bahagya pa rin nagpapanik, agad namang tumawag si Michelle ng 911 upang i-report ang matinding pagdurugo sa katawan ng kanyang mister. Sinubukan siyang pakalmahin ng operator at sinabihan itong magsagawa ng CPR. Yun nga lang sa huli, sa kabila ng mga efforts ng mga emergency responders, idineklara nilang dead on arrival si Nathan pagkarating sa University Medical Center. Si Todd Williams na bahagi ng Las Vegas Metropolitan Police ay siyang ang unang officer na rumisponde sa crime scene. Bukas pa rin noon ang pinto sa garahe at sa loob bumungad sa kanya ang napakaraming dugo sa sahig, pader, sa weight bench at maging sa bahagi ng loob ng sasakyan ni Nathan. Dagdag pa doon, naiwan rin ang parte ng dugo ang uniform nito sa sahig kung saan iyon nilapag ng mga paramedics. Ikinagulat ng officer kung paano nagkaroon ng ganoong karahas na krimen sa isang tahimik na komunidad na kinukonsidera pa ng karamihan na ligtas hanggang sa dumating ang araw na iyon. Sa pagsisimula ng kanilang imbestigasyon, si Michelle na siyang pinakanaging saksi sa krimen ay ikinuwento naman ang huling mga sandali ni Nathan nang mabusising inilalarawan ang ipinagkaiba ng araw na iyon kumpara sa karaniwan. Binanggit niya na may narinig daw siyang 2 putok ng baril nang lumabas si Nathan sa bahay pero hindi niya ito inimbestigahan dahil natakot daw ang mga bata. Nakita niya rin na muling pumasok si Nathan sa bahay ngunit ito'y sugatan na. Natagpuan naman ng pulisya ang susi at wallet ng biktima sa lugar nang walang kahit anong bagay na nawawala. Kaya dahil doon, inalis nila ang anggulo ng pagnanakaw bilang motibo sa pagpatay. Naniniwala rin ang mga detective na si Nathan talaga ang target ng mga salarin, lalo pa't mukhang alam nito ang schedule at karaniwan niyang routine. Malamang daw, naghihintay lamang sila sa malapit hanggang sa makalabas ito ng bahay. Ang iilang anggulo pa na tiningnan ng pulisya ay na baka may tinatago raw na sekreto si Nathan na naging dahilan para masangkot ito sa isang gulo. Halimbawa na lamang ay baka may utang ito sa pagsusugal. Nagkautang siya sa isang mapanganib na loan shark o di naman kaya baka nangaliwa ito sa kanyang asawa. Ang mga issue daw na ito ay maaari rin maging malakas na motibo para may kumuha ng isang hitman upang ipapatay si Nathan. Gayunpaman, nang sinuri na nila ang cellphone nito, nakita ng mga officers na si Nathan ay isang dedikadong lalaki na sobrang minamahal ang kanyang pamilya. Tanging larawan lang din ng kanyang asawa at mga anak ang laman ng telepono nito at wala ng iba pang kahinahinalang bagay. Saad pa nga ng mga detective, isa lang daw talaga itong simple at mabuting tao. In-interview rin ng pulisya ang iba pang mga tao sa komunidad kung saan isang saksi ang nagsabi na may nakita siyang humaharurot na itim na sasakyan pagkatapos nilang marinig ang mga putok ng baril. Habang ang isa naman ay nagsabi na may nakita siyang isang lalaki na nakasuot ng brown o itim na hoodie na tumatakbo papalayo sa crime scene. Habang ipinagpapatuloy nila ang imbestigasyon, umabot naman ang balita sa mga magulang ni Nathan na naninirahan noon sa Guam. Dahil sa trahedya, agad silang lumipad sa US para puntahan ang kanilang anak at suportahan ang naiwang pamilya nito. Pagbabahagi ng ama ni Nathan, hindi daw mapigil ng kanyang asawa ang pag-iyak sa kanilang buong biyahe. Pagkarating nila sa Las Vegas, agad silang tinanggap ni Michelle sa isang mahigpit na yakap. Sa kabilang dako, ang kapatid ni Nathan na si Eric, pati na rin ang sister-in-law nito na si Veronica, ay kinausap naman ng mga detective. Doon nila mas nalaman pa kung kamusta ang pagsasama ng mag-asawa na siyang naging malaking tulong sa kaso. Ayon kay Veronica,
Bagaman si Nathan at Michelle ay may magandang pagsasama at totoong inaalagaan naman nila ang isa't isa, may napansin daw silang kakaiba nitong mga huling nakaraang araw. Nang ang kanilang pamilya ay nagtipon-tipon para mag-Thanksgiving bago nangyari ang krimen, naramdaman daw niyang parang may konting hidwaan sa pagitan ng dalawa na parabang tinitiis lamang nila ang presensya ng isa't isa. Napansin rin iyon ni Eric, maliban pa sa pinansyal na problema ng mag-asawa, kagaya na lamang ang wala ng laman nilang ref at cabinet. Sa isa pang interview na isinagawa ng pulisya, inamin naman ni Michelle sa kanila na may kinakaharap nga silang pinansyal na problema ang mag-asawa, kaya nga kinakailangan mag-double shift ni Nathan sa trabaho. Ibinahagi niya rin na ang isa sa katrabaho niya di umano sa telemarketing ay nagmamaneho ng parehong sasakyan na tumutugma sa namataan sa kanilang lugar noong gabi ng krimen. Kinumpirma din ni Michelle na may konting alitan nga silang mag-asawa at nang may iniharap na ng mga impormasyon ang mga officer tungkol sa kanyang buhay, inako niya rin na nakikipag-flirt nga siya sa ibang lalaki sa kanilang trabaho. Sinundan pa ng mga otoridad ang lead tungkol sa sasakyan at pati na rin sa katrabahong inilarawan ni Michelle kung saan nakilala naman nila ang 31 years old na si Michael Rodriguez na isang convicted na kriminal nang may kasaysayan sa forgery at pagnanakaw. Nang kinontak siya ng mga pulisya, sumang-ayon naman itong pumunta sa estasyon para sumagot sa iilang katanungan. Agad niyang itinanggi na may gusto siya kay Michelle at na may kinalaman siya sa nangyaring pagpatay kay Nathan. Gayunpaman, sa isang analysis ng komunikasyon na isinagawa ng mga otoridad, nakita nila doon ang iilang kakaibang palitan ng mensahe sa pagitan ni na Michelle at Michael bago ang insidente. Nabanggit sa mensahe ang isang kontrata at pati na rin ang isang kliyenteng nagngangalang Van Dyke at iyon ay pinapaniwalaan ng pulisya na isang code para sa krimen. 11:12 ng gabi, nag-text naman si Michael kay Michelle nang nagpapahayag na sana mabuti ang pakiramdam nito at nasa umaga na daw niya tatapusin ang Van Dyke contract dahil isa na itong sakit ng ulo. Pagkaraan lang ng 2 minuto, muli pa siyang nag-send ng isa pang mensahe nang nagtatanong naman kung kailangan ba niya ng pahinga at nagpasalamat din para sa tulong. 11:19 p.m. nag-reply naman si Michelle nagsasabing uminom daw siya ng gamot at nakatulog. Kakagising lang din di umano niya nang ginising siya ng kanyang asawa bago ito lumabas ng pinto. Ang pinakahinahinala pa sa lahat ay ang pagpunan niya tungkol sa pagkalit sa kontrata bilang istorbo. Iginiit naman ni Michael na noong gabi ng krimen, siya raw ay nasa isang kilalang department store mga bandang alas 9 ng gabi dahil nakipagkita di umano siya sa isang ex-adult film star na nagngangalang Shannon. Dagdag pa niya, nagkamabutihan silang dalawa kaya nag-check-in sila sa Sunset Station Hotel mga bandang 11 p.m. Dahil wala po silang sapat na ebidensya para masampahan ito ng kaso ay kailangan din nila ng oras para kumpirmahin ang kanyang alibay. Wala silang ibang nagawa kundi palayain ang kanilang pangunahing suspect. Di tumagal, nagkaroon naman ng development ang kaso nang may isang babae ang lumutang para mangbigay ng mahalagang impormasyon para sa investigasyon at para sabihin kung paano siya pinilit baguhin ang katotohanan upang mapagtakpan ang isang krimen. Nang kinikilala bilang alias Shannon, nilahad niyang pinangakuan di umano siya ng 5% ng kabuuan sa pera na ibabayad kay Michael sa pagpatay nito sa sergeant. Paliwanag pa niya, may 2 tao pang sangkot sa plano at ito naman ang isang babaeng nagngangalang Jessica at ang partner nitong si Corey na isa ring dating kriminal. Siya ay nakulong na sa mga kasong pagnanakaw, possession of stolen vehicle, grand theft, armed robbery at fraudulent use of a credit card. Noong gabi ng krimen ayon kay Shannon, nasa isang apartment daw sila ni Michael sa Henderson kung saan nakatira sina Jessica at Corey. Pagkalipas ng 11 p.m, ang dalawang kalalakihan ay umalis sakay ng itim na Cadillac para isagawa ang iniisip no ni Shannon na pagnanakaw lamang. Ang sinabi lang daw sa kanya ni Jessica, target nilang pagnakawan ang isang heroin dealer at kailangan nila ito bilang alibay. Habang naghihintay sa pagbalik ng dalawa, nagsimula naman ang apoy si Jessica sa pugon at pagkarating ni na Michael at Corey, nakita ni Shannon na sinunog nila kaagad ang suot nilang damit doon
bago sinira din ang dala nilang cellphone kasali na ang sa kanya. Dito na rin daw siya inutusan ng dalawa na magsinungaling sa pulis at kumpirmahin ang kanilang alibay. Nang gabing iyon, narinig daw mismo ni Shannon ang pag-amin ng dalawa na pinatay nila si Nathan at doon na niya napagtanto na ang ginawa nila ay hindi lamang isang pagnanakaw kundi pagpatay talaga. Dahil doon, nang hindi na niya nakayanang itago pa ang katotohanan, nagpa siya na siyang magpunta kaagad sa pulisya, gawa ng natatakot rin siya para sa sarili niyang kaligtasan. Gamit ang mga impormasyon na iyon, vinerify naman ng mga detectives ang records at surveillance footage mula sa Sunset Station Hotel. Nakumpirma nga nila doon na pumasok ang dalawa sa loob pero iyon ay 40 minutes na pagkatapos ng krimen at hindi alas 11 ng gabi kagaya ng unang salaysay ni Michael. Pagkaraan ng ilang oras, nag-execute naman ng isang search warrant ang mga otoridad sa apartment ni na Jessica at doon may natagpuan silang blue na latex gloves, air freshener mula sa kilalang US department store at mga naiwang bahagi ng nasunog na damit. Nang puntong iyon, muli nilang ipinatawag ang asawa ni Nathan na si Michelle para sa isa pang interogasyon. Sa interview na iyon, inamin naman niyang may relasyon nga sila ni Michael at naplinano daw ng isa na patayin si Nathan para makuha nila ang military insurance policy nito. Saad pa niya, bagaman pumayag siya sa plano noong una, nagsisi naman daw siya kaagad at kalaunan sinubukan pa niyang isabotahe ang kanilang napag-usapan. Gayunpaman, sinadya niya pa rin hindi ilak ang sasakyan ni Nathan kagaya ng iniutos ng kanyang kabit at pinatay niya din ang alarm nito para malate ang isa sa trabaho. Ayon pa sa bersyon niya ng kwento na hindi naman pinapaniwalaan ng mga otoridad, inakala daw niya na hindi na itutuloy ni na Michael ang plano kung malilate sa pag-alis ang kanyang asawa. Sa kasamang palad para kay Michelle, ang palitan nila ng mensahe ni Michael ay siyang nagpapakita naman ng tunay na kwento at isa ring matibay na ebidensya na aktibo siyang bahagi ng buong krimen. December 7, araw ng Martes, nagsagawa naman ng isang memorial service ang pamilya ni Nathan para sa kanya sa chapel ng Nellis Air Force Base sa Nevada. Dinaluhan ang private funeral ng kanyang mga magulang, kapatid at mga kasamahan sa trabaho. Samantalang si Michelle ay sadyang hindi dumalo doon. Inaalala ng lahat si Nathan bilang isang proud na aviator na nagsilbi para sa kanyang bansa at isang mabuting ama sa kanyang pamilya. Pinuri rin ng kanyang mga katrabaho at kaibigan ang work ethic nito, passion at motivation sa pagsilbi sa bayan. Nang may luha naman sa kanyang mga mata, inilarawan ni Eric si Nathan bilang mapagmahal na kapatid at palaging supportive sa kahit anumang bagay. Dagdag pa niya, wala rin siyang maisip na kahit sinong hindi gustong maging kaibigan ang kanyang kapatid. Sa pagharap ng pamilya sa kanilang pagluluksa, nagsumikap naman ang mga detectives na hindi makatakas ang mga may sala sa pagkamatay ng kanilang anak. Sa loob ng 6 na araw, kinolekta nila ang lahat ng ebidensya para sa kaso at noong December 8, 2010, inaresto nila ang 3 main suspects na sina Michael, 31 years old, Corey, 33 years old, at si Jessica, na 23 years old naman. Lahat sila ay sinampahan ng kasong first degree murder at conspiracy. Nang sumunod na araw, inaresto naman nila si Michelle Paet at siya ay sinampahan ng mga kasong armed criminal action, conspiracy to commit a felony, at conspiracy to commit a robbery. Ayon sa mga ulat, umamin si Michelle na tumulong siya sa pagpaplano sa pagpatay ng kanyang asawa at na sila ay may relasyon ni Michael sa loob ng 6 na buwan na at may balak silang ipagpatuloy iyon pagkatapos ng pagkamatay ni Nathan. Bukod sa pangangaliwa, tinukoy rin ng mga detective na ang pinakamotibo sa krimen ay pera at bahagi nun ang makukuha niyang kompensasyon mula sa insurance ni Nathan. Maari sanang makatanggap si Michelle ng halagang $400,000 mula sa military insurance nito at dagdag pang $250,000 mula naman sa isa pang separate na policy. Bilang pagresponde sa mga katanungan ng mga otoridad, ibinahagi ni Michelle na nagsimula silang mag-usap ni Michael sa pagpatay kay Nathan para sa insurance noong October 2010.
Inako niya rin na noong gabi ng krimen, alam niyang may naghihintay ng mga tao sa labas ng kanilang bahay para buksan ni Michael ang garahe at pumasok sa kotse nito. Nang hindi umalis si Nathan sa karaniwang oras para sa kanyang trabaho, inamin ni Michelle na ang huling dalawang mensaheng sined niya kay Michael ay isang code para ipaalam rito na malilate sa pagpasok ang kanyang mister. Ang isang nakakakilabot pang inilahad ni Michelle sa mga otoridad ay naiilang plano din ang napag-usapan nila ni Michael at halimbawa na lamang doon ay ang barilin si Nathan habang ito ay nasa loob ng kotse bago himaneho ito sa isang apartment complex. Plano daw sana nilang takpan iyon ng isang car cover para itago ang bangkay. Ang isang plano pa nila ay ang kidnapin naman si Nathan, takpan ang mga mata nito bago dalhin sa isang desyerto kung saan nila ito pahihirapan. Sa lahat ng iyon, wala man lang kaalam-alam si Nathan na niloloko na pala siya ng kanyang asawa at na ito ay may malagim na balak na siya ay patayin. Habang naghihintay sa paglilitis, nakakulong lamang si Michelle na hindi binibigyan ng pagkakataon na makapagpiyansa. Noong December 15, inuwi naman ng pamilya Paet ang mga labi ni Nathan sa Guam at muli silang nagsagawa ng isa pang funeral na dinaluhan naman ng iba pa nilang kamag-anak at mga kaibigan. Pagkatapos noon, inilibing nila ang katawan nito sa Guam Veterans Cemetery. Pagkalipas ng isang buwan noong January 4, 2011, humarap naman sa hukuman ang lahat ng salarin para sa pre-trial ng kaso. At sa kabila ng lahat ng ebidensya at testimonya ng mga saksi, nag-plead pa rin ng not guilty ang apat. Dahil ang krimen ay kinukonsiderang karumal-dumal at marahas, nang puntong iyon, ipinaalam naman ng kampo ng prosekusyon na makikipag-meeting daw sila sa Capital Punishment Committee upang pag-usapan kung dapat bang makatanggap ng death penalty ang mga akusado. Hindi din nakapag-set ng trial date ang judge kaagad dahil iginiit naman ng depensa na kailangan daw nilang hintayin ang desisyon ng prosekusyon tungkol sa death penalty bago simulan ang paglilitis. Ang buong proseso ay dumanas ng napakaraming delays at ang pag-usad ng kaso ay nagsimula lamang noong 2015 na. Noong Setyembre ng parehong taon, tumanggap naman si Michael ng isang plea deal para maiwasan ang death penalty sa pamamagitan ng pag-plead ng guilty. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap siya ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad na makatanggap ng parol. Noong October 2015, humarap din si Michelle sa Las Vegas courtroom para sa sarili niyang paglilitis na dinaluhan naman ng mga magulang ni Nathan. Umiyak ito sa harap nila at humingi ng patawad sa kanyang ginawa pati na rin sa kanilang mga anak. Hiniling niya rin na sa pagtatapos ng kaso, sana ay makuha na daw ng kanilang pamilya ang katahimikan. Pagkatapos noon, nag-plead siya ng guilty para sa kasong conspiracy to commit murder at first degree murder with a deadly weapon. Gayunpaman sa kabila ng mga matibay na ebidensya laban sa kanya, pinagdiinan niya pa rin na kinumbinsi lang siya ni Michael na ipagpatuloy ang krimen at nawala lang sa kontrol ang kanilang plano. Inanunsyo ng korte kalaunan na habang pinagpapasyahan pa nila ang sentensya nito, maghihintay muna siya sa bilangguan. Taong 2016 naman, nag-plead din ng guilty si Corey upang maiwasan ang death penalty. Sa huli, kagaya ni Michael, siya ay nakatanggap rin ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong nang wala ring pagkakataon na makapagparol. Samantala, si Jessica, na ex-girlfriend na ni Corey ng panahong iyon, na siyang nakatira sa apartment kung saan ginanap ang pagpaplano ng krimen, ay nag-plead naman ng guilty sa felony charge of conspiracy to commit murder. Ang detalye ng kanyang sentensya ay hindi na iniulat, pero ayon sa mga reports, siya ay naka-house arrest lamang. Noong March 3, 2016, muli namang humarap si Michelle sa hukuman upang tanggapin ang kanyang sentensya at bigyan rin siya ng huling pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Umiyak siya during sa hearing at sinabing naging mabuting asawa naman sa kanya si Nathan pero nakagawa lang talaga siya ng malaking pagkakamali. Ang tanging pinagdadasal na lamang daw niya ay nabalang araw mapatawad siya ng kanilang mga anak. Sa parehong hearing, ibinigay din ng korte ang legal guardianship ng apat na mga bata sa ina ni Nathan. Sa pagtatapos ng kaso, si Michelle Paet ay nakatanggap ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad sa parol.
Mabubuhay ito sa loob ng kulungan hanggang sa siya ay tumanda at siguradong araw-araw niyang iisipin ang huling mga salita ng ina ni Nathan nang nagsasabing hindi daw siya nakakaramdam ng galit sa kanya. Ngunit hindi na daw siya karapat-dapat pang makalabas ng bilangguan dahil sa ginawa niya kay Nathan at sa kanilang mga anak. Si Nathan Paet ay isang butihing ama na nagtatrabaho ng maigi para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Isang babae lamang ang minahal niya sa kanyang buong buhay at iyon ay si Michelle na kasama niya na ng ilang dekada. Niminsan ni hindi nga niya ito pinagbuhatan ng kamay o pinaranas man lang ng kahit anumang pang-iinsulto. Ang nakakalungkot lang sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinakita niya rito at pagsusumikap bilang asawa at ama, ang isinukli ni Michelle sa kanya ay pagtataksil. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Ano ang masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod, mga kakantuhan.